matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. KLE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel o hindi naman kaya sa description o comment section ng video na ito. At KLE, hiling lang ako sa inyo na huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating mga videos sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. At KLE, bago ko makalimutan, huwag niyong kalimutang i-follow ang ating TikTok account. Doon kami magla-live at mag-face reveal dahil nakalampas na tayo ng 50,000 subscribers. Kaya naman, i-follow niyo na ang ating TikTok para makapagkulita naman tayo virtually at mapasalamatan namin kayong lahat. Kailangan muna nating makaabot ng 1K followers sa TikTok bago tayo makapag-live, kaya follow na mga ka-LE. Ang link ng ating TikTok account ay nasa description ng video na ito. Pero pwede nyo ring i-search na lang ang ating username. I-search nyo lang Learning Express 101 YT. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE. Utang namin sa inyo ang lahat. Nung nakarang episode, ikinwento ko sa inyo ang matinding digmaan ng mga Diyos na nauwi sa pagkawala ng mga sinaunang syudad. Isa sa mga syudad na ito ay ang sikat na Sodom at Gomora na winasak ng mga Anunnaki gamit ang kanilang mga armas. Nasaan na ang Sodom at Gomora ngayon? Ano-ano pa ang mga syudad na winasak ng mga Diyos? Mga ka-LE, kung gusto nyo malaman ang sagot sa mga tanong na yan, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo rito . Pinapangako ko sa inyo mga ka-LE na ikagugulat nyo ang mga bagay na malalaman nyo. Ngayon naman mga ka-LE, sa episode na ito, since nalalapit na, gusto kong pag-usapan natin ang Pasko. Alam nyo ba na ang pagdiriwang na ito ay nag-ugat sa mga sinaunang paganong tradisyon? At alam nyo rin ba na noong unang panahon, sinubukang ipagbawal ng simbahan ang pagdiriwang ng Pasko? Tingnan muna, paano nangyari ang bagay na yun? Paano nangyaring mula sa paganong tradisyon ang Pasko ay napunta sa ating mga Kristiyano? Nako mga ka-LE, alam ko na na-miss nyo ako at alam ko rin na excited na kayo. Kaya naman, heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinion at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, KLE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula. Kumuha ka na ng cookies at kape. Umupo at mag-relax dahil tatalakayin na natin ang interesanteng kasaysayan ng modernong Pasko na ating kinamulatan. Ang mga tradisyon na ating kinamulatan ay produkto ng napakahabang panahong interaksyon ng iba't ibang kultura. At iilan lamang ang nakakaalam na ang karamihan sa ating mga relihiyosong pagdiriwang ay nag-ugat sa mga paganong paniniwala. Ang halimbawa niyan mga ka-LE ay ang Easter Sunday na matagal na nating natalakay. Ang pagdiriwang na ito ay para talaga sa diyosa na si Ishtar, ang Babylonian goddess of fertility, love and war. Pinaniniwalaan din na hindi lang ancient Mesopotamian religion ang may malaking impluwensya sa paniniwala at kultura nating mga Kristiyano ngayon. Sinasabing ang patron saint concept ng Roman Catholic Church ay pamana ng mga paganong kultura. Kung hindi nyo pa kasi alam mga ka-LEno, ang konsepto ng patron, tagapagprotekta o tagagabay ay bahagi na ng kultura ng mga Griyego at Romano ilang daang taon bago pa man umusbong ang Kristiyanismo sa Europa.
Ang halimbawa niyan mga ka-LE ay ang diyosa na si Athena. Alam niyo ba na si Athena ay ang patron goddess ng City of Athens? Sa katunayan nga mga ka-LE, sa pangalan ng diyosang ito nagmula ang pangalang Athens. Ang tradisyong ito ang pinaniniwala ang dahilan kung bakit tayong mga Katoliko meron tayong santong patron. Ang mga yan ay ilan lamang sa mga tradisyong minana natin mula sa mga kulturang tinatawag nating pagano. Mga pambihirang tradisyon na wala tayong kaalam-alam na meron palang interesanting pinag-ugatan. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan na natin ang Pasko. Itinuro sa atin na ang Pasko na pinagdiriwang natin tuwing December 25 ay ang kapanganakan ni Jesus Christ. Sa katunayan, ang salitang Christmas ay hango sa salitang Christ o Kristo at Mass o Misa. Pero mga ka-LE, alam niyo ba na napakaraming historical facts ang nagsasabi na ang Christmas ay wala talagang koneksyon kay Jesus? Sa katunayan nga, ang relihiyosong pagdiriwang na ito ay hindi naman nakasulat sa Biblia. Hindi lang yan mga ka-LE. Kapag sinilip natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus sa Bible, makikita natin ang mga interesanting clue na nagmumungkahi na hindi sa Pasko o December isinilang si Jesus. Ayon sa Gospel of Luke, si Joseph at Mary ay naglalakbay patungo sa Bethlehem upang magparehistro sa census na hinihingi ng Roman Empire. Ayon pa sa kwento, noong gabing iyon, ang tupa ng mga pastol ay nasa labas pa ng damuhan. Ngayon mga ka-LE, ang December sa Holy Land ay napakalamig. Minsan maulan at kung minsan, umuulan din ng niyebe. Ngayon, kung hindi maganda ang panahon noong gabing iyon, bakit nasa damuhan pa ang tupa ng mga pastol? Ito pa, bakit itataon ng emperador ang pagpaparehistro ng mga tao sa malamig at mayelong panahon? Ang mga yan ay indikasyon na hindi sa buwan ng December isinilang si Jesus. Sa katunayan nga mga ka-LE, wala naman talagang nakakaalam kung kailan siya isinilang. So, kung gano'n naman pala, paano tayo napunta sa holiday tradition ng Pasko? Bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko para kay Jesus kung wala naman pala itong kinalaman sa kanya? Well mga ka-LE, para malaman ang sagot sa tanong na yan, kailangan nating bumalik sa 300 AD. Ito yung mga panahon kung kailan nag-uumpisa pa lang ang Roman Empire na tanggapin ang Kristyanismo. Tinatayang mga 1,000 taon bago isilang si Jesucristo. Ang mga kultura mula sa Northern Europe at Mediterranean region ay meron ng religious festival sa araw ng December 21 hanggang December 25. Sa mga petsang ito natatapat ang pagdiriwang na yan dahil may kinalaman ito sa winter solstice at muling kapanganakan ng araw. Ngayon mga ka-LE, noong circa 100 AD, hindi pa nararating ng Kristyanismo ang Europa. Hindi pa unified ang relihiyon at kaliwat kanan ang iba't ibang polytheistic religion at sun cult. Noong mga panahong iyon kasi mga ka-LE, walang pakialam ang pamahalaan kung ano ang relihiyon at Diyos na sinasamba ng mga taong kanilang nasasakupan. Ngayon mga ka-LE, kung wala pang Pasko at Kristyanismo sa Europa noon, ano ang winter festival na kanilang ipinagdiriwang sa araw ng Pasko? Ang isa sa pinakamahalagang winter festival para sa mga Romano noon ay ang holiday na kung tawagin ay Saturnalia. Ang pagdiriwang na ito ay para sa Diyos na si Saturn. Ngayon mga ka-LE, ano bang nangyayari sa selebrasyong ito? Tuwing ginaganap ang Saturnalia, ang mga tao sa Roma ay nagpapakalasing at nagsasaya sa kalye. Ang mga mayayaman ay nagbibigay ng pera, pagkain at iba't ibang mga regalo sa mga mahihirap. Kaliwat kanan ng mga handaan, pansamantala ring nagpapalit ng posisyon ang amo at alipin. Ang kanilang mga alipin ay susuotan nila ng magagarbong damit at magpapanggap na mayaman. Habang ang mga amo naman ay magsusuot ng gutay-gutay na damit at magpapanggap na mahirap. Ngayon mga ka-LE,
Ang isang sekta na kung tawagin ay Mithraism, kung saan kabilang ang mga elitista at opisyal ng Roman Empire ay may ibang pinagdiriwang tuwing December 25. Ipinagdiriwang nila ang espesyal na araw kung kailan isinilang ang Diyos na si Mithra. Siya ang Diyos ng araw. Yan ang winter holiday na pinagdiriwang sa Rome. Ngayon mga ka-LE, magpunta naman tayo sa Northern Europe. Kung ang mga Romano sa timog na bahagi ng Europa ay may Saturnalia, ang mga Germanic at Norse naman sa hilagang Europa ay may winter festival na kung tawagin ay Yule. Ngayon, makinig kayo ng mabuti mga ka-LE dahil sa pagganong tradisyong ito nag-ugat ang Paskong ating kinamulatan. Bakit kamo? Well, pakinggan nyo ito. Noong unang panahon sa Northern Europe, ang Yule ay ginaganap tuwing winter solstice. Ito ay sa December 21 hanggang December 25. Mahalagang malaman na kapag winter solstice, mas mahaba ang gabi kumpara sa araw. Ngayon, dahil maagang nagdidilim ang paligid, ang mga tao ay kumukuha ng isang dambuhalang punong kahoy. Sisilaban nila ito upang ito ay magbigay ng liwanag at init para sa lahat. Ang apoy ng punong kahoy na ito ay kadalasang nagtatagal ng 12 araw. At sa loob ng 12 days na ito, ang mga tao ay magsasagawa ng tuloy-tuloy na pagdiriwang. Sinasabing ginagawa nila ito upang mapanatiling gising ang mga tao sa napakalamig na gabi ng winter solstice. Ngayon mga ka-LE, ang 12-day celebration na ito ay ang pinagmulan ng 12 days of Christmas na alam natin ngayon. Dahil mahaba ang gabi at napakadilim ng paligid, ang labas ng kanilang mga bahay ay nilalagyan nila ng mga sulo at mga kandila upang maging maliwanag ang kapaligiran at ang daanan. Mga ka-LE, ito naman ang pinagmulan ng Christmas light na alam natin ngayon. Bukod sa paglalagay ng kandila upang lumiwanag ang paligid, ang mga tao ay nagdadala rin ng evergreen tree sa loob ng kanilang mga tahanan. Ito naman ang pinagmula ng Christmas tree na alam na natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na ang pagpapasok ng evergreen tree sa loob ng bahay noong mga panahong iyon ay sumisimbolo sa pagpasok ng kanilang Diyos sa loob ng kanilang tahanan. Oo mga ka-LE, ang evergreen tree, ang pinagmula ng Christmas tree na alam natin, ay sumisimbolo sa mga paghanong Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tuwing naglalagay tayo ng Christmas tree sa bahay natin, para tayong nagtatayo ng altar. Hindi ba't bago natin ilagay ang Christmas tree, nililinis at pinapaganda muna natin ang tatayuan nito? Pagkatapos, kapag maayos na ang lahat, saka tayo maglalagay ng mga regalo sa paanan ng punong ito. Hindi ba't parang kagaya ito ng pag-aalay sa isang altar? Naniniwala ang mga tao noon na habang sila ay nagsasaya at nagpapakalasing sa loob ng kanilang mga tahanan, ang Diyos na si Odin ay lumilipad sa langit tuwing gabi upang bigyan ng swerte at pag-asa ang mga tao. Ngayon mga ka-LE, tandaan niyo ang bagay na yan ha, dahil babalikan natin yan maya-maya lamang. Ngayon mga ka-LE, nagtataka siguro kayo kung paano napunta sa ating mga Kristiyano ang mga paganong tradisyong ito, no? Well mga ka-LE, napunta sa atin ang tradisyong ito dahil noong 313 AD, inilabas ni Emperor Constantine ang Edict of Milan. Ito ay isang kautusan na tumatanggap sa pagpasok ng Kristiyanismo sa Roman Empire. At makalipas ang 10 taon matapos ipasa ang kautusang ito, ang Kristiyanismo na ang itinalaga bilang opisyal na relihiyon ng imperyo. Matapos ito, mabilis na kumalat ang Kristiyanismo sa Europa. At dahil ito na ang relihiyong aprobado ng pamahalaan, unti-unting pinagbawal ng simbahan ang mga paganong gawain at tradisyon na nakasanayan na ng mga tao. Isa na rito yung mga winter festivals na pinag-usapan natin kanina, yung Saturnalia sa Rome at Yule Festival sa Northern Europe na ginaganap tuwing December 21 hanggang December 25. Ngayon mga ka-LE,
Nahirapan ang mga Europeans na mag-adjust sa Christian faith. Hindi nila gustong bitawan ang mga tradisyon na nakasanayan na nila. Dahil dito, hindi nagtagumpay ang simbahan na ipagbawal ang paganong tradisyon ng Pasko. Dahil ayaw ng mga taong isuko ang kanilang Pasko, hindi na ito ipinagbawal ng simbahan. Sa halip na pigilan ang mga tao na ipagdiwang ang winter solstice, hiniram na lang ng simbahan ang mga paganong tradisyong ito. Ganito ang nangyari noon, mga ka-LE. Pinayagan ng Catholic Church ang pagdiriwang ng winter solstice o Pasko, basta't kikilalanin ng publiko na ang pagdiriwang na ito ay para na kay Hesukristo. Dahil walang nakakaalam kung kailan isinilang si Jesus Christ ang December 25, ang araw ng kapanganakan ng Diyos ng araw na si Mitra, ay hiniram na lang ng simbahan at itinalaga bilang araw ng kapanganakan ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin na December 25 ang kapanganakan ni Jesus Christ, kahit maraming historical facts ang nagsasabi na hindi siya sa December isinilang. Ang tradisyon naman ng pamimigay ng regalo at pera tuwing Saturnalia ay hiniram din ng simbahan at ginawang tradisyon ng pagbibigayan. Ito ang dahilan, mga ka-LE, kung bakit tayo nagbibigay ng aginaldo at regalo sa mga mahal natin tuwing Pasko. Ang evergreen tree naman ng mga Norse ay hiniram din ng simbahan. Upang maikonvert ang tradisyong ito sa Christianity, ang tuktok ng punong ito ay nilagyan nila ng krus, ang pinakamahalagang simbolo ng Kristyanismo. Ito naman ang dahilan kung bakit meron tayong Christmas tree na dinidisenyohan tuwing Pasko. Pero mga ka-LE, sa panahon natin ngayon, hindi na krus ang nilalagay natin sa tuktok ng ating mga Christmas tree, hindi ba? Alam niyo kung bakit? Ang krus kasi ay sumisimbolo sa kamatayan ni Jesus, pero ang Pasko ay pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Dahil dito, star na lang ang ating inilalagay sa tuktok ng ating mga Christmas tree bilang simbolo ng Star of Bethlehem. Ngayon, mga ka-LE, kung ang mga tradisyon natin tuwing Pasko ay nanggaling pala sa mga paganong tradisyong ito, saan naman kaya nagmula ang karakter ni Santa Claus? Well, mga ka-LE, ang persona ni Santa Claus ay hango sa katauhan ni Saint Nicholas. Siya ay kilala bilang isang mabuting tao na laging nagbibigay sa mahihirap at mga bata. Ngayon, mga ka-LE, ang kwento ng paglipad ni Santa Claus tuwing gabi ay hango sa Diyos na si Odin. Siya ang pagan god ng mga Norse na pinaniniwala ang lumilipad sa himpapawid tuwing gabi ng winter solstice upang magbigay ng swerte at pag-asa sa mga tao. At ayan ang mga paganong kasanayan na pinag-ugatan ng Christmas tradition na alam na natin ngayon. Ngayon, mga ka-LE, gusto ko lang sabihin na hindi namin ginawa ang video na ito para sirain ang Pasko o alisin ang Christmas spirit sa sinuman. Ang video na ito ay purong educational. Gusto lang naming i-share sa inyo ang aming research tungkol sa pinagmula ng Pasko. Hindi ko sinasabi na hindi natin dapat ipagdiwang ang Pasko. Lahat tayo ay may kalayaan sa pagdiriwang na gusto nating isagawa. At saka personally, mga ka-LE, no, wala akong pakialam kahit anong kultura pa ang pinagmulan ng tradisyong ito. Ganito kasi yun, mga ka-LE, ang paganong tradisyon ay matagal nang nabura. Pero ang Paskong kinamulatan natin at ang kasiyahang kakambal nito ay bahagi na ng ating kultura. Hindi lang yan, nabigyan na rin natin ito ng panibagong kahulugan. Kung noon, ang Pasko ay pagdiriwang para sa winter solstice at kapanganakan ng araw, ngayon, ang Pasko ay panahon na ng pagbibigayan, kasiyahan at pagmamahal. So, magbigayan at magmahalan tayo ngayong Pasko. Maligayang Pasko sa inyo, mga ka-LE. Kung wala naman kayong Pasko, Happy Holidays. Sana maging masaya tayong lahat ngayong Disyembre. Ipakalat natin ang kabutihan at pagmamahal sa isa't isa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado, mga ka-LE.
Kita-kits sa susunod na Sabado ha. Marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya naman huwag ka mawawala ha. By the way mga ka-LE, pasensya na kung wala kaming upload nitong mga nakaraang Sabado ha. Naghahanap na kasi kami ng mga bagong libro ngayon para sa mga content na gagawin natin sa susunod na taon. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!